Nandito na tayo kay Philodendron glorius. So ayan, kung mapapansin nyo, parang yung itsura ng dahon niya ay medyo pa heart shape. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video guys, ang i-share ko naman sa inyo ay ang uncommon variety ng mga philodendrons na must have talaga dahil sa ganda ng mga dahon nila. Lalong-lalo na kung ikaw ay gusto mong mag-collect. So itong mga papakita ko sa inyo ay isang magandang idea or isang magandang halimbawa ng mga halamang pwedeng maging collections. So guys, ang una kong ipapakita sa inyo ay itong si Philodendron Birkin. So ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Sobrang ganda ng pattern niya. Ayan. Itong leaves na to ay bata pa or mura pa. Unlike nitong mga to, ito ay mga old leaves na. So ngayon, hindi na halos siya rare kasi sa dami na rin ang nagtitinda and medyo nagmura na rin yung ganitong klase ng Birkins. Pero isa talaga to sa pupwede natin or maganda talaga natin i-collect dahil sa pattern na taglay niya. So, ayan. Tingnan nyo na, sobrang ganda. Ganito yung batang dahon. And kapag matanda na, normal ata sa kanila na nawawalan talaga ng stripe or variegation na white yung kanilang mga dahon. Unlike dito sa mga bagong tubo na dahon, makikita mo talaga yung ganda ng dahon niya. And kung sasalatin niyo po yung dahon, yung kulay white po talaga na variegation niya ay umaalon. Ayan, hindi talaga siya sobrang makinis. So, yan. Philodendron Birkins. So, ayan. Dito siya. Yung mga philodendron guys ay prepared nila sa bright and direct sunlight. So ang next nating halaman guys ay itong si Philodendron Mami. So ayan, sobrang ganda ng itsura niya. And itong si Philodendron Mami guys ay naggumagapang siya. And kapag meron siyang nakakapitan or meron siyang pole, mas lumalaki po yung dahon niya. So, isa to sa best collection item na dapat meron tayo. So, tingnan nyo guys yung klase ng dahon niya. Ayan. Parang kulay ano siya, white, silvery, gray na yung variegation niya. So, ayan. And yung texture ng dahon niya ay hindi rin siya straight. Ano siya? Meron siyang wave kapag inyong sasalatin. So, ayan siya. Tapos, habang lumalaki siya, mas lumalaki din yung sumisibol na dahon sa kanya. And ayan, meron na rin siyang bagong papatubo na dahon. Or papa-unpearl na dahon. So, itong si Philodendron Mami guys, ay may kamahalan din po ito. So, ayan. Alam ko kasi ang bentahan ng mga ganitong halaman guys ay depende sa dami ng dahon. So, ayan siya. So guys, ang sunod naman nating halaman ay itong si Philodendron Florida Ghost. So ganito yung itsura niya. Ayan. So si Florida Ghost guys ay, kung mapapansin nyo, may pole tayo dito. Si Florida Ghost din po ay nagbabine or magapang po siya. So ganito yung closer look sa kanya. So kung mapapansin nyo, ang ganda ng klase or itsura ng dahon niya. And itong kulay na to, light yellow green, kasi ito ay batang dahon. So, bagong dahon po ito. And kapag matandang dahon naman siya, ganito na yung itsura niya, mas nagiging dark green. And kung mapapansin nyo, yung klase ng kanyang petiole, ay meron, hindi siya makinis. Hindi po siya makinis. Meron siyang parang butlig-butlig. So, ayan. So guys, pag nakita nyo merong ganito yung halaman nyo, huwag nyo po yung tatanggalin kasi kapag may ganito na yung halaman natin, may bagong sisibol or may bagong patubo na dahon. So ayan, di ba ang ganda ng itsura niya?
ito ay medyo yellow green and meron siyang variegation na green. So ayan. So ang ganda talaga, 'di ba? And isa rin 'to sa isang magandang collection. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. So guys, doon sa mga pinakita kong halaman, may nagugustuhan na ba kayo na maging collection item? So, itong ipapakita ko sa inyo ay isa sa paborito kong philodendron. Ito si Philodendron Melanochrysum. So, kung bakit ko siya nagugustuhan kasi sobrang ganda ng klase ng dahon niya. And yung texture po niya ay parang velvety, dark green, and ito pong mga Melanochrysum ay mas humahaba pa yung dahon niya habang nagmamature. So, mas maganda po talaga na meron din tayong pole na pagkakapitan nila. Katulad nito, ayan. Kumakapit po talaga yung mga ugat niya dito sa ating pole. And kung mapapansin nyo rin, sobrang ganda talaga ng dahon niya. And ganito yung itsura niya sa likod. Tapos, sabi ko nga, etong Philodendron Melanochrysum ay matagal na nandito sa amin. Kaya lang, si Philodendron Melanochrysum ay matagal po siya mag-produce ng bagong dahon. So ngayon, meron na siyang sisibol na bagong dahon simula nung nabili namin. So ito yon. Ayan. Hindi makita masyado. So guys, ito, nakikita nyo ba? Ito pa lang yung sisibol na panibagong dahon simula nung nabili namin. So, ganun talaga siya katagal mag-produce ng panibagong dahon. Kaya, kung mapapansin nyo, yung bentahan nito ay medyo may kamahalan. So, yun. Sabi ko nga, kapag po nagmamahal or mahal yung benta ng isang halaman, ay kinukonsider po doon. Ang unang-una, mahirap siyang ipropagate. Pangalawa, dahil sa bagal nilang mag-produce or sa bagal nilang lumaki, yun din po yung isang reason kung bakit mahal sila. So, ayan. And dahil nga mahal, so kukunti lang yung nagbibenta ng ganitong halaman. So, ayan. Ito si Philodendron Melanochrysum. So, ang next naman natin ay si Gloriosum. Philodendron Gloriosum po ito. So, pansinin nyo yung dahon niya. Sobrang ganda. And kitang-kita talaga yung kanyang mga, ano dito? Veins ba yan? Kung sa tao ay may veins. So, ayan. Sobrang ganda. Tapos, ganito yung likod niya. Ayan. Kulay. Wala. Wala. Parang kulay white lang. Ayan. Tapos, ito yung old leaves niya. Ayan. And meron siyang papasibol na bagong dahon. Ito. Etong si, ano guys, etong si Philodendron Gloriosum ay hindi naman siya katulad ni Philodendron Melanochrysum na matagal talaga mag-produce ng dahon. Ito po ay medyo mabilis and itong si Gloriosum ay na-propagate na namin. So, ayan. Ang ganda, di ba? Sobrang ganda ng pattern niya. Ayan. Ito yung closer look niya. Ayan. Tingnan nyo naman. Sobrang ganda. Ayan. Tapos, yun yung kanyang bagong papasibol na dahon. So, ito si Philodendron Gloriosum. So, nandito na tayo kay Philodendron Glorious. So, ayan kung mapapansin nyo, parang yung itsura ng dahon niya ay medyo pa-heart shape and pahaba siya. I-share ako sa inyo guys na si Glorious ay crossbreed ng Melanochrysum at ng Gloriosum. So, ito yung lumabas sa kanya. Parang pinakang anak nila ay itong si Glorious. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Hindi pa nga lang ito nagmamatured. So, katulad nila din, gumagapang po ito. So, ganito yung closer look niya. Ayan. Ganyan yung klase ng dahon niya. Ayan. Ito. Tapos yan.
And ganito yung klase ng likod niya. Wala lang. Wala, ano lang din. Green lang din. Walang ibang kulay. So guys, etong si Glorious ay nagmana doon sa nanay niya or doon kay Gloriosum na hindi madamot or hindi matagal mag-produce ng dahon unlike kay Milanochrysum na matagal talaga bago magkaroon ng panibagong dahon. So ayan, etong pinapakita ko ay collection namin dito na pwede nyo rin maging collection. So binibigyan ko po kayo ng idea para malaman yung iba't ibang klase ng rare or uncommon philodendron. So ang sunod ko naman pong ipapakita sa inyo ay ang philodendron Josebuno. So ganito po siya. Itong si philodendron Josebuno ay kaya may pole, gumagapang din po siya. So ganito yung itsura niya. So ayan. Meron po siyang variegation. Ayan, white. And ganito po yung likod niya. And kung hahawakan nyo po, yung klase po ng dahon niya ay makinis. So ayan. Tapos ganito yung kaniyang itsura pa. Kagandahan din po ng Josebuno. Ito po yung bagong dahon niya. Mag-half muna din po yan. So ito, pure white and green with variegation po. So ang ganda, diba? Isa rin po ito sa best collection na halaman na po pwede nating alagaan. So ayan. Habang lumalaki or habang umaakyat siya dito sa pole, mas humahaba po yung dahon niya. Lalo na po kapag nag-matured or mas nag-gumapang na siya dito, mas magpuproduce po yun ng mas malalaking dahon. So ayan. So ang next natin guys ay si Philodendron Mexicanum. Ito siya. And ganito kalalaki or kahaba yung dahon niya. So ayan, yung klase po ng dahon niya or texture ng dahon niya ay makinis. And ganito po yung kulay ng likod niya. So ayan. Tapos mas mahaba din po yung kaniyang petiole. So ayan, sobrang haba. And meron na rin po siyang papasibol na bagong dahon. So gumagapang din po ito kasi nga kung makapansin nyo meron siyang pole. So ganyan yung itsura niya. Yung medyong batang dahon po ay hindi ganun ka-green. Medyo light or medyo yellow-green pa po yung kanyang kulay. So ganyan siya malapitan. Ayan. Sobrang haba. So ito si Philodendron Lupinum. So ganyan yung itsura niya guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung dahon niya ay parang heart shape. Ayan. And ang kulay ng dahon niya ay dark green. Tapos kung sasalabin nyo ay kung hahawakan nyo yung dahon niya, ang klase po ng dahon niya ay velvety. So ayan. Tapos yung likod naman niya, ganito yung kulay. Ayan, may kulay. So yan. Gumagapang din po yan. Ang ganda, diba? So, ang sunod naman natin, guys, ay itong si Philodendron Brazil. So, isa rin po ito sa paborito kong Philodendron. So, ayan. Medyo may pagka-heart shape din yung itsura niya. So, yan. And, meron ditong pure green, dark green, and yellow green yung nasa gitna niya. Kung titingnan niyo naman yung likod niya, ganun pa din yung kulay niya. So ganyan siya. So yeah, ganda. Ito, pinopagate ko na to eh. Meron na siyang bagong papasibol na bagong stem. So yan. Ito yung itsura niya. So malapitan, yan. And yan. So yeah. So ito naman ang sunod natin. So ito ay isa sa pinakamahal namin dito na philodendron. Ito ay si Philodendron Plowmanii. So ayan. So ang ganda-ganda talaga ng klase ng dahon niya. Ayan, merong guhit siya dito na
dark green and ganyan siya sa malayuan. Tapos yung likod ng dahon niya ay ganito. So yan. Ayan. Tapos kapag ano to guys, kapag bagong dahon or bagong bukang dahon, mas maganda rin siyang tingnan. Pero habang lumalaki, mas nailalabas niya yung tunay na kulay niya habang nagmamature yung dahon niya. Tapos ganito yung kanyang petiole, ayan. Ayan, ganyan. Kaya lang medyo mahal nga lang po ito, pero worth it naman po yung halaga kung magkano natin 'to mabibili dahil sa ganda ng kanyang dahon. So, ang sunod naman natin, guys, ay itong si Philodendron Silver Sword. So, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Nagsisilvery white din yung kanyang dahon. So, ayan. Ganito siya sa malayuan. And ito po, si Philodendron Silver Sword ay lumalaki din po. Katulad ni Mexicanum. So, yeah. Diba, ang ganda. And ganito po yung klase ng likod niya. Tapos, makinis din po yung texture ng dahon ni Philodendron Silver Sword. So, yeah. So, guys, ito pa yung isa kong may share sa inyo na Philodendron. Ito po ay si Philodendron Lacerum. So, ganito yung itsura niya. Malapad siya and wavy yung kaniyang gilid ng dahon. So, ganyan siya. And gumagapang din po ito. Ganito yung itsura po ng dahon niya. Makintab and makinis po. So, yan. Tapos, ganito yung likod. And hindi rin ganun kahahaba yung kanyang petiole. So, ayan siya. Yan. Ganyan yung itsura niya. Etong maliit na dahon na to ay old leaves na niya. Natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!